So my part in this program is opening and welcome address. So in that case, to kapulos na kan sulamuan ang mga katalimuma. At dumakan direnon sa din kay Manto Kalilita, sa din Manto program at ano. Aging mo tamang impedokansi sa Pantar National High School, mga grade 11 student o Pantar National High School. Welcome. So mga monitoran si kong video-video mantra sa saging kayo municipality ng Pantar, ahlan o sahlan, si kong lamang na mga kataling mga dokas, pag-reakal, yung kayo mga pag-reakal sa pag-ibdain, bulos ka to, imumakan sa saging kayo mantua, kalilintan, kapag kaginaw sa saging kaya, kalilimutan yung mantua. So, ano rin yung pansintan yung mantua sa saging kayo mantua, kakilimutan mo? Majority, nasa 80% na mga wata. Oh, mga youth, ika na nila. So, bakit nandito tayo? Bakit hindi iba yung nandito sila yung nandito? Kasi, di ba natatanda natin yung sinabi ni Dr. Rizal? Ano sabi niya? Ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Tayo magsisimula ng kapayapaan dito sa Mindanao. Na sa atin, tayo magplano dito. Sa susunod na ilang taon, sa buong taon, dalawang taon, sa ating magsisimula. Ako, ikaw, tayong lahat, tayo magsimula ng pagbabago ng kapayapaan dito sa Mindanao. Mabuhay ang Mindanao. Allahu Akbar, takbir! Okay, maraming salamat. And assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before po i-explain, ibahagi natin po yung proyekto nito.
So ang Pakigdait po ay isang non-government organization na kami po ay isang interfaith peacebuilding organization. So meaning interfaith, so yung mga board po ng staff may mga comprising binubuo ng mga imam o ustads, may mga pari at may mga pastor. So ang hangarin po ng Pakigdait ay mapatibay o mapastrengthen ang relasyon ng mga individual kahit ano pa mang reliyon mo or kahit saan ka man, ano pa man ang kultura mo. So yun ang advocacy po namin. So naniniwala kami sa kahalagahan ng boses ng kabataang Bangsamoro at saka yung boses ng mga iba't ibang sektor ng lipunan. So gaya ng religious leaders, yung mga CSOs, yung mga women and youth, yung mga security sector at public sector. So ngayon po, in partnership with Embassy of Canada, nagkaroon po tayo ng isang magandang proyekto no, na nagpo-focus sa aning na munisipyo, yung munisipyo na hindi nakasali sa BARMM, no? Gaya ng dito sa Pantar, sa Nulungan, sa Bunay, Taguluan, Tangkal, no? At saka yung Baloy. So dito po sa proyektong ito, binibigyan po ng opportunity no? Or espasyo ang mga kabataang Bangsamoro ng Pantar na maipahayag nila ang kanilang mga salubobin or sentimiento, no? Or concerns or issues. O ano po yung mga dreams nila? Ano yung mga pangarap ninyo bilang isang kabataang Bangsamoro dito sa Pantar? So ngayon, wala po tayong lecture, wala tayong workshop. Kami po ay makikinig sa inyo. Ito po ay isang tinatawag natin na listening session. Kayo po ang mga resource speakers, kayo mga kabataan. So kami po sa Pakigdait, tagapakinig lang po kami, no? So ito po yung opportunity niyo na mapalabas o may bahagi ninyo ano yung mga salubobin ninyo bilang isang kabataang Bangsamoro. So, ang proyektong ito ay after that, yung mga resulta po ng inyong mga outputs ay ipapackage po namin at i-present namin sa bar mismo, no? So ngayon, magkakaroon po tayo ng isang listening session. So, I encourage everyone na mag-participate kayo, magsasalita, no? Kung ano po yung nasa sa loob ninyo. So this will be your opportunity bilang isang kabataang Bangsamoro. So excited ba tayo lahat? Excited ba kayo? Okay, so with that, no, maraming salamat at mabuhay po ang mga kabataang Bangsamoro ng Pantar. So may I call on Nakadik from the office of MP Bajani Mimbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of the office of MP Bajani Mimbatas, I am the executive assistant of the program coordinator of the policy of the government. Pakainya di luar sana tu, luar masalah tu. Dapat thank you Mam Dini, sebagai nasabah di Executive Director Boya Sel, Gubernur, asyik nasi representative of the Imai Biak, salam manusia semua kami. Aku juga yang pagi tu, salam dari Bangsamoro Barma Boys Youth. Sa kay program nila. Sa bago nang ay wala kami ni Tanyang Mabisi si Kapagulayan ni Tampa si Sabar Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao.
So, pag-inero,
sila po ang mga arirang na malagin tayo sa status kinakabukong kami mabundi mamagpuan. Ka-invite kami mag-usa mga lagitin niya programa na roo kami niya kapwa sa knowledge, ilmo, rumiyot kami sa kaya state siya kay Panto. Libre kami mamuha, lagi ko ng mga volunteers, absun ko mga remote areas, apitin ng mga ibig kong mga bangsang tanong, mga bangsang moro. Ayaw yung siya mamikiran, na pumalutong na mikiran mga so mga experiences sa may, ako kahit pa paano napakabigay kami sa advice. So, sama na, na ayaw pinakapalad na rin yun na, so hindi ka tutun sa inyo. Kailangan na, mas success ka na kung hindi ka tutlas. The first person, agubaya-baya, kukakuan ng mapaya na sumangalok siyo. Na, makuan niyo man sumangapaya niyo, na share niyo kung community niyo. Na ugugugo, kami share yung whole Bangsamoro. Napanood na lang tayo mag-share tayo. Inshallah! Ayan isa ang primay naman na giyo niya pagmurong tanong sanggay because of technology na lagi duwan na virus ni pagbugay ang tanong. Sumasamblay man to na ayaw masakit sa mga virus na sisigong mga lima tanong. Igrawan na ditadok ni Mibrumbag. Naginan sa mga gadget tanong. Gadgets, add na internet yan. So, we have to be responsible in using those gadgets. Kailangan na, si Panos na yung crucial si Ko, advantage tanong. Si Ko, kakailangan ni tanong ron. Kino tanong ko minuha sa gadget, with the internet, because I have never tanong kung mga logs tanong na para ko research na, para ko project na. Okay na, isita pa ginawa tanong. How many times kami yung sakitanos ka niya buwan sa education? Compare, sige ka po gusto naman sa mo, chismis, kaya dyan. Ito yung pamata na. So we have to be responsible with that. Kailangan na sa tanong, ang mga bago generation, na kahit kaya ang tanong, sugod pa kaya pagabi na sa ko, ba tanong pagama? So internet, so gadget, nagkilapan na kumbinasan yan so social socialization ng mga isa, sometimes nasupat katawa, mikupikaping, kayo sila mikupikaping, at sila mga pamag-istorya, na may ako masilang coffee shop na, may mga internet silang web na, maraming silang yan eh, na din na may ad na conversation nila. So lagi nyo na, kung ano ba eh, so socialization ng mga isa. Sinabi ko kaninang
sa pag-start natin ni Ma'am Jenny na kami po ay interfaith. Meron po kaming Katoliko sa aming board, si Father Chito, ang aming chairman. Meron din po kami ustad, meron din po kami mga halim, meron din po kami bishop sa Anglican Church, meron din kami mga pastor, meron kami pare at meron kami imam sa board natin. Halo-halo po yung aming board. Naniniwala po kami na ang ating pananampalataya ay hindi hadlang para sa kapayapaan. Ang ating faith ay, in the other hand, is a bridge to reach out one another. Kami po ay nandito para po mag-express ng kalilindad. Yun po yung Pakigdait. So, tandaan niyo lang po, ang pangalan ng aming organization is Pakigdait. Is a Cebuano term meaning in English is compassion. So, kaya yan po. Yung nakita niyo naman po, yung Canada, yan po ay isang first world country na siya po yung sumusuporta sa atin ng ating listening session. Ang gagawin po natin, yung anim na munisipyo na nanalo ng last Bangsamoro Organic Law Plebiscite ay iikutin po uli natin. Muling kakausapin po natin yung mga kababaihan at mga kabataan. At hindi para magkaroon ng kidwaan sa probinsya at sa atin, hindi po, wala po kaming ganong intention. Ang gusto lang po talaga namin ay makinig sa inyo at kung ano man yung po yung nakit na naparinigan namin or we are able to gather the sharings that we had, igagawin po namin yung isang dokumento at ibibigay po namin sa ating Chief Minister.